InDesart app, and then pili lang kayo ng picture na gusto nyong i-edit. And then, punta kayo sa FX. Tapos, hanapin nyo yung magic, and then choose nyo yung undead. Tapos, adjust nyo lang yung fade ng mga 50. Ayan guys, tapos i-click nyo lang yung tatlong circle sa gilid, and then i-erase nyo lang yung mga harsh lines sa face. Pero bago nyo i-erase yun, i-adjust nyo lang yung size to 50, opacity to 60, and then hardness to 60 din. Ayan, tapos i-save nyo lang. Tapos punta ulit kayo ng FX, hanapin nyo yung background. And then adjust nyo lang. Ginawa ko dito is 9 lang. And then click nyo ulit yung tatlong circle sa gilid. And katulad mo kanina, i-adjust nyo lang ulit yung size, opacity, and hardness. Ayan, tapos i-delete nyo lang ulit yung mga harsh lines sa face. Tapos, punta ulit kayo ng FX, and then hanapin nyo yung artistic and i-choose nyo yung oil painting. Adjust nyo lang ulit, at ginawa ko sa akin is hanggang 6 lang. Once you're done, save nyo lang. And tapos, punta kayo sa cutout. Pinitin nyo lang yung sign na parang tao para makat out siya ng kusa. So, ayan. Save nyo lang ulit. Tapos, punta kayo sa fit. Ayan, adjust nyo lang. So, ilalagay ko siya ng konti sa taas kasi ilalagay ko siya ng design mamaya sa baba. Tapos, save nyo lang, and then punta kayo sa draw. I-select nyo yung tatlong layer sa baba. Tapos, gawin nyo lang white yung background. So, ngayon naging white na yung background, add kayo ng another layer. Tapos, pili lang kayo ng shape na gusto nyong ilagay. So, sa akin na pinili ko is triangle na black. Ayan, upside down ko lang siya. Tapos i-adjust ko lang siya kasi yun yung magiging pinaka-outline ko. So, ayan guys. Tapos na ako. Tapos add lang ako ng another layer. And then, punta ako dun sa my stickers. Tapos, pipiliin ko lang yung in-edit natin kaninang picture. Ayan. So, adjust ko lang. So, kapag na-adjust ko na siya ng maayos, ibababaan ko lang yung opacity para makita ko ng maayos yung mga sobra sa gilid. So, tatanggalin ko lang yun by sa paggamit ng shape na color white para takpan. Pag natakpan ko na, tatasan ko ulit yung opacity, and then check nyo maigi guys pala kung may mga dapat pa kayong i-edit katulad nito.
sa time na tatanggalin ko lang yung mga excess. So, sa pagtingin nyo, okay na yung pagka-edit nyo, i-save nyo lang yan. Tapos, ayan, pwede nyo na lagyan ng mga stickers. So, ang ginawa ko dito is, nag-search lang ako ng stickers na gusto kong ilagay doon sa picture, tapos ito yung napili ko. Ang gusto ko kasi dito is ilalagay ko lang siya sa loob ng triangle. Click nyo lang yung blend and then choose nyo yung lighten para doon lang sa loob nakalagay yung design or yung sticker. So ayan, save nyo lang guys after nyo ilagay yung stickers. Ayan, dahil usong-usong ngayon yung dripping na design sa social media, ang gagawin ko sa akin is i-stretch ko lang yung edges ng picture ko. So, paano gawin yun? Punta lang kayo sa tools, tapos i-click nyo lang yung stretch, tapos hanapin nyo yung warp. And then, i-adjust nyo lang yung size na gusto nyo, tapos i-stretch nyo lang yung edges na gusto nyo i-stretch, katulad nyan.